A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Coffee Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. All the time, praise the Lord, God is good. All the time, God is good. All the time, God is good. All the time. Praise the Lord, God is good all the time, and all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Coffee Church, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Merry Christmas! Sa ating mga kapatid, thank you Lord sa inyong buhay. Binabati natin mga early bird natin. Sister Lola, good evening sa iyo. Salamat sa iyo, Sister Ruth. Salamat sa Diyos sa buhay niyo for joining us tonight sa ating online prayer meeting. At syempre, kung kayo'y first time, pakitype dyan, new blessing. Sa mga new blessing at mga first time natin. Ayan, patuloy natin ipag-pray ang ating internet connection at ang mga kapatid natin na binabagyo sa ibang lugar. Diyos ang magliligtas sa kanila. Good evening, Melody, Mary Joy, Pacho, Michelle, and Mary Rose. Sister Grace Omori, congratulations sa successful Mary Jesus story. Makapanood yan sa ating coffee page. Chinena natin yan. Ayan, si Sister Fina Ferrer. Good evening po sa inyo. Maraming salamat. At syempre, pinapaalala sa atin ang ating digital evangelism. Sabay-sabay tayo magbahagi ng salita ng Diyos by sharing and tagging our loved ones. Sabay-sabay natin i-share, like, yan, right, share, right, post. Okay, share done. Pakitype naman dyan. Share done. Kung gusto ko mag-share. Good evening sa Princess Lori Lay, Alexa Bandin, Brother Amado Gohel, God bless you. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Thank you, God. Alright, praise the Lord. Happy anniversary para sa ating mga kapatid, Brother Jomar. Sister Willis, lahat ay celebrate ng birthday. Brother Henry Miguel, happy, happy birthday. Sa ating guitarista, Brother Joey Dangazo. God bless you. Adeline Aubrey Abicheng, good evening sa inyo. Salamat sa Panginoon, Tita Nida. Tito Rennie, good evening sa inyo. Salamat sa Panginoong buhay. Samahan nyo kami tonight. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat po. Tonight, we give you glory, honor, and praise. Salamat po sa pagkakataon na makakarinig kami muli ng salita mo. Salamat po, Lord. Maraming pagkakabisihan ngayong Kapaskuhan, pero pagiging priority ka pa rin namin. Hindi namin makakalimutan, hindi mawawala ang pagbibigay ng oras sa pakikinig ng iyong salita. And tonight, Father, thank you our brothers and sisters na patuloy kasama namin sa gawain. Maging yung mga team replay, first time, second time, Lord, pagpalain niyo po kami lahat. Ikaw ang ulugan, ikaw ang tunay na dahilan kung bakit kami nagdiriwang, kaya dapat hindi ka mawala sa aming selebrasyon. Kaya Panginoon, we thank you for tonight's message na hinanda mo sa amin. Tulungan mo kaming magtiwala pa sa iyo. Tulungan mo kami na ikaw lang ang aming aasahan sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. We pray for your Holy Spirit to speak to us and through us. Give us your wisdom, knowledge, and understanding. Sa ganyan, Lord, hindi lamang kami magiging tagapakinig ng iyong salita. Magiging buhay namin ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kahangahangang tagapayo, walang hanggang ama. Ikaw nga po ang prinsipe ng kapayapaan na dumating para kami ay iligtas. Kaya Panginoon, nagpupuri kami sa iyong pangalan. Salamat Lord, ngayong gabi gusto ko po naming maranasan, hipuin mo ang aming mga puso. Binubuksan namin para sa pagtatanim ng binhi iyong salita. Ito'y tutubo, lalago at magkakaroon ng bunga. Bunga na magbibigay karangalan sa iyong pangalan at ito'y magtatagal. Salamat din, Panginoon, dahil sasagot ka ng mga panalangin namin ngayong gabi. Magpapagaling ka. Mararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagalingan, Panginoon.
maging ang kagalakan, kapayapaan, kasaganahan. Salamat po sa mga pagbabago na aming mararanasan. Muli, Panginoon, ang maawitin ito ay talagang nagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Kaya, Panginoon, manahan ka sa aming mga pagpupuri. Bigyan mo rin kami ng strong, secure internet connection pang maipahayag namin ng maayos ang iyong salita. Sinasawata namin, inaalis, winuwasak lahat ng gawa ng kaaway to distract, to delay, to deceive, and to disturb us from receiving your word. Kaya, Panginoon, let your glory fall on us. Fill us tonight with your Holy Spirit. In Jesus' name, pray. Amen. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Good evening po muli. Kung kakapasok mo pa lang, kakatapos lang natin mag-pray. Ayan, thank you for joining us tonight sa ating OPM online prayer meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Sa mga first time natin dyan, pakitype new blessing. Ayan, Merry Christmas na rin, advance sa mga kapatid natin kay sa UK, Sister Lorna Gonzalez. Good evening, Sister Gina Ocampo. Ayan, si Brother Winnie, lang kang kasama niyo dyan sa China, Sister Ria Quaresma. God bless you. Veronica Alzado, good evening, Cheryl and Randy Resurrection. Thank you, Lord. Yung mga kapatid natin sa Japan, konbawa sa inyo, Sister Ethel Manikali, Sister Ibel, Sister Mickey. Good evening sa inyo. Ayan, si Kathleen Sabio. Hello, Sister Kat. Sa inyo, family, Bobby Palmer. Kuya Yuma, big brother Eugene, Sister Maricel. Salamat sa Diyos kay Sister Neri Monson, D. Johans, at si Lindo Villas. Good evening din sa mga kapatid natin. Siyempre, ini-invite namin kayo. Baka pinapaalala sa atin ang ating digital evangelist. Huwag nating kalimutan i-share ang ating live video. Alright, na-share nyo na ba? Pakitype naman share dan. Good evening sa iyo dyan, Michelle, sa lahat ng mga kapatid. Rizal, Dayan, Galicia, good evening. Thank you, Lord, sa buhay nyo. Mami Beng, si Snowby. Ayan, Sister Marcel Tamboong, Sister Marimel. Praise the Lord. Okay, maya-maya, awitin natin, El Gibor. Pakipost naman yung lyrics niya. Ano ba yung Gibor is in Hebrew word? El means God. Gibor means mighty. Okay? So, yung mighty God, bakit baliktad? Kasi pakaliwa, no? From kanan, pakaliwa yung basa kapag Hebrew. Tayo, di ba, from left to right yung Hebrew, from right to left. Ayan. So, El Gibor, mighty God yan. So, yan yung pag-uusapan natin. Awitin natin mamaya. Good evening muna kay Sister Jess. Salamat sa inyong buhay. Thank you, Lord. Pakitag na mga loved ones natin. Mga new blessings. Comment yung mga pangalan. Ayan, thank you, Lord. Then kay Tita Edna Cruz. God bless you po. Ate Ricadel, Kuya Zen. Oh, salamat sa mga stars natin. Sister Lorna Tumbagahan. Ang ganda naman yan. Flowers. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, Sister Kathleen Sabio, salamat din sa mga stars mo, 100! Okay, thank you, Lord. Napos na ba yung lyrics natin dyan? Tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Umawit muna tayo, El Gibor. Siya ang bayani ng ating buhay. Are you ready to praise the Lord? Come on, let's worship Jesus. Hallelujah! Sinilang para sa atin. Isang sanggol na lalaki, sinilang para sa atin. Ang Diyos ay kapiling natin, Emmanuel. Ang kaniyang pamamahala, kaparungan at katwiran, magpakailanman. Hallelujah! Tumawag ka sa pangalan niya, kaya't nadarating siya. El Gibor, bayani ng buhay ko. Woo! Aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Gibor, Jesus lang ang malakas. Amen.
ka papabayaan, lumiligtas hanggang wakas. Healthy more. Bayaning maasahan. Siya'y bayaning maasahan. Siya'y malalapitan sa oras na kagipitan. Amen. Palagi kang sasamahan sa kahit anumang laban, matibay na sandala. Humawag ka sa pangalan niya, tiyak na darating siya. Ang buhay ko, woo! Aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. Laging panalo! El Divor, Jesus lang ang malakas. Yes! Hindi ka pababayaan, magliligtas hanggang wagas. El Divor, bayanin ang buhay ko, woo! Aming Diyos at Hari, pagtatagumpay kang lagi. El Divor, Jesus lang ang malakas. Yes! Hindi ka pababayaan, magliligtas hanggang wakas. El Divor. Diyos na makapangyarihan, libingan na iyong iniwan, kadiliman ay pinasuko mo. Amen! Bumangon ka sa kamatayan, liwanag mo ay nasilayan, tagapagligtas ng buong mundo. Bayanin ang buhay ko, aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Divor, Jesus lang ang malakas. Yeah! Hindi ka pababayaan, magliligtas hanggang wakas. El Divor, bayanin ang buhay ko, yeah! Aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Divor, Jesus lang ang malakas, yeah! Hindi ka pababayaan, magliligtas hanggang wakas. El Divor. Ibinigay para sa atin sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang pamagat niyan, El Divor, mapapakinggan niya sa ating YouTube channel. At subscribe na kayo para sa marami pang awitin. Lalo kayo updated. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Good evening po. Thank you for joining us as we praise and sing that song to the Lord. Woo, we are blessed praising the Lord tonight. Amen. Good evening po. Kung kakapasok mo pa lang, welcome ka dito sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Friday 7 hanggang 8. Kaya stay tuned ka lang. Maya-maya na yung Word of God. Kung first time mo, pakitype dyan new blessing. Sa mga kapatid naman natin, makakapasok
pa lang, i-share mo na ang live video. Pakitag na rin mga mahal natin sa buhay. Good evening sa inyo, Sister Cynthia Brother John John. Oleta Elmira Sarakbay, good evening sa ating lahat. Ayan, thank you Lord. Binabati natin si Kiera Resurrection. Good evening. Salamat sa mga stars, Jess. Sister Scarlett Hara, good evening po. Sa mga hindi makapag-send ng star, meron tayong GCash. Mabilis nating makukuha yan. Kasi pag stars, parang one month pa iniipon eh, no? Thank you, Lord. Good evening po, Sister Marilu San Miguel. Sis Snowby, Sister Celine, good evening. Ayan, Ninang Ellen, Brother Reg, Brother Sorry, good evening. Merry Christmas. Ayan, salamat sa Diyos. Brother Jomar Provido. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Brother Genesis, good evening sa inyo, no? Thank you, God. Ayan. Okay, si Lendon Calzado. Calcazado, good evening din. Salamat sa Panginoon. Coffee break muna tayo. Coffee break. Thank you, Lord. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Iyan sa ating Coffee Break. 4 picture, 1 verse. Matatagpuan sa Bible yung mga verse. Mabubuo mo yung 4 picture at ang verse na ito ay Exodus chapter 23 verse 25. Ang sabi rito, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. It is a wonderful promise to claim sa ating mga mananampalataya na kapag tayo ay mananamba ng Panginoon, if we remain faithful to the Lord at Siya lang ang ating sinasamba, number one sa buhay natin, kapatid, ang Panginoon, sabi niya, ang pagpapala ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Ang pagpapala ng Panginoon sa iyong mga kakainin araw-araw, bibigyan ka ng Lord ng magandang kalusugan. Patuloy ka lang sumamba sa Diyos. Patuloy mo siyang unahin sa lahat ng panahon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Lord, sa ating mga coffee break leaders sa Sunday na yung ating weekly draw. Abangan nyo, yung mga nananalo, baka biglang meron tayong Christmas party this coming December 26. Ayan, marami pang prizes and raffles ang meron tayong grand prize. Okay, eh, surprise yan, which is talagang kailangan natin. December 26, ayan, Sunday po yan. Sa susunod na linggo, pagkatapos ng Pasko, no, tayo po ay magsama-sama, magpuri, sumamba sa Diyos. Isang linggo na lang ito eh. Tapos na yung 2021. Papasok na yung 2022 sa ating buhay. Kaya, let us finish this year strong by worshiping the Lord. Alam nyo, this January 2022, di natin alam yung nangyayari. Pero kapag tayo, mananamba ng Panginoon, sabi niya, yung pagpapala niya nasa mga pangangailangan natin araw-araw. He will continue to provide for us, giving us health, provisions in our daily needs. Kaya, samahan niyo po kami. Mag-register na kayo. Kailangan naka-register sa ating December 26, Sunday, 9:30 po. Ang simula niya. We want to meet you and worship with you and pray for you, mga kapatid nating online na hindi namin nakikita. Salamat sa Lord. Dalain ko, ma-meet namin kayo personal. Yan, sa December 26 po yan. Okay, praise the Lord. Good evening, Ribi May Quaresma, Margie Garcia. Kung kakapasok nyo lang, welcome kayo sa OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Bukas, Sabado, Samba, alas 4 ng hapon. Thank you, Lord. At sa ating mga kapatid, may mga kids ba kayo sa bahay? Mag-join kayo sa ating online Comfy Kids Church. Sama-sama, alas G's. Ayan, from 3 years old, pataas. Maganda makapag-join yung mga anak nyo. Pakilala natin si Jesus sa kanila kung tayo nga busy-busy sa pagtulong, sa paggawa ng module, mga mommies, daddies dyan. Even more, ipakilala natin ang Panginoon. Kaya join na kayo sa ating Comfy Kids Church. Saturday, alas G's. Pag umaga naman,
Paglinggo naman, umaga tayo pag Paglinggo, Sunday, ating online Sunday service. Hindi pa ngayon yung physical gathering natin, online muna tayo, but the next Sunday, ayun na yun. Let's go na and worship the Lord in person gathering. Good evening, Sister Noemi Char Jane Kakaktin. Good evening sa inyo. Thank you, Lord. Ay, sa mga first time natin, pwedeng mag-type ng new blessing para mabati namin kayo, pati mga pangalan. Yung iba, Japanese character, Sister Galorana. Good evening po sa inyo. Ayan, praise the Lord. Sister Cheng, sa inyong family, kay Sister Mary Ann Garovillas. God bless you, mga kapatid natin sa Greece. Pastor Bob, Pastora Josephine. Sister Ching, Charito Matalo. God bless you po. Thank you, Lord. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating Chaycom P. Chicago, Brother Ronel, Sister K. God bless you. Pastor John, joining us tonight. Salamat sa Panginoon. Ayan. Si Alona Maymay, new blessing. Alona. Okay, invite namin kayo to have your Bibles with you. Buksan nyo Isaiah chapter 9, verse 6. Ayan, thank you, Lord. Isaiah 9, verse 6, I am reading in the New Living Translation. At habang binubuksan nyo, nagpapasalamat kami kay Lord sa ating mga kingdom partners, sa mga nagbibigay ng stars. O mas mabilis, Gcash. Kasi kapag bumili ka ng stars, kalahati lang yun ang pupunta dun sa page. Pero pag Gcash, 100% na pupunta sa ministry, no? Kaya praise the Lord! At sa mga kapatid nating nagbibigay sa gawain ng Lord, pagpalain po kayo. Lahat ng tinatanim nyo, nakalista yan sa langit. Ibabalik yan sa'yo ng Panginoon. Itong walang hanggang, sa walang hanggang buhay, may pagpapala ka. Pero habang nandito pa tayo, ibibless ka pa rin ng Panginoon. Talagang napaka-generous ng ating Diyos. Kaya magbigay na tayo sa kanyang gawain. Praise the Lord! Okay, GQ's number natin nandiyan sa ating comment section. Salamat sa Diyos na buhay. Basahin natin salita ng Panginoon. Isaiah 9 verse 6. Praise the Lord. New Living Translation, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Maraming salamat, Panginoon, aming Diyos, sa masalangit, sa makapangyarihang salita. Pinagpapala mo ito sa aming mga puso. Tutubot, lalago, magkakabunga, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mensahe. Kaya, Lord, ang aming dalangin, ikaw ang magturo. Mangusap at mangaral ka sa amin, O Diyos. Makikinig kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Good evening po sa ating mga kapatid. Muli, binabati natin kayo. Merry Christmas! Ilang araw na lang, Pasko na! Pero pinag-usapan natin dito sa buong linggo ng OPM this week, yung Isaiah chapter 9 verse 6, wherein ang Diyos ay bumaba dito sa pamamagitan ng kanyang anak at napaka-specific, lalaki. Walang iba kundi si Jesus Christ, at yung kanyang mga pangalan ay nagbibigay sa atin ng alam mo yun na ito yung mga kailangan natin at ito siya sa ating mga buhay. As we review, He's our Wonderful Counselor. Siya ang gagabay sa atin. Magbibigay siya ng counsel na kung saan ito yung magiging pagpapala sa mga susunod. At syempre, wonderful kasi talagang yung counsel niya is a counsel of wisdom, of love, and a heart na merong simpatya sa ating mga nararanasan. Pinag-usapan din kung paano siya ang ating everlasting father. So kung ikaw wala kang biological father, walang tumatay yung ama sa iyo, God is your father. The Lord Jesus is your father. It means source. Sa kanya ka, pwede ka magkaroon ng relasyon. At siya rin ang prinsipe ng kapayapaan. Kailangan nating lahat yan. And tonight, pag-uusapan natin, He is Mighty God. Alam nyo, may mga group, no, na parang sa kanila, pinaghihiwalay nila yung Mighty God at Almighty God. Kaya parang yung Yahweh o si Lord, si Jesus, para sa mga grupo na ito, eh talagang hindi raw siya Diyos. Pero alam nyo, inisip ko lang, no? Kung yung deity o yung pagka-Diyos ni Jesus ay hindi totoo, ibig sabihin, hindi siya nararapat sambahit kung siya'y tao lamang. Pero alam nyo, nakikita natin kung paano siya'y muling nabuhay sa mga patay. Siya'y bumubuhay sa mga kapatay. Kaya siya'y sa mga patay. At siya'y Diyos. Siya'y galing sa Diyos. Siya'y anak ng Diyos.
Kaya alam nyo mga kapatid, maganda pag-usapan yung kanyang pagiging mighty. Pag-usapan natin ito maya-maya. Pero gusto ko lang kayong tanungin kung sana maalala ko pa. Mag-comment kayo dyan. Sino rito ang pinaka-favorite mong superhero? Yung pinaka-luma na pinapanood mo sa TV nyo na may bintana pa ang bukasan. Okay. Ayun ba mga superhero kayo na lumang-luma na? Sana makilala ko pa yan, no? Yung talagang pinaka-old school na superhero, pastor. Bumbuhay ko nung bata ako talagang gusto kong maging ganito. Ayan, paki-comment naman dyan. Yung mga superhero nyo, okay na hindi na masyadong napapanood ngayon kasi talagang lumipas na. Basahin natin, ha. Si Darna, abang, tagal na niyan, ha. Ang bato, di ba? Mga matatanda ng ano to, ha. Nanonood natin, mananood natin. Pero ayan, no. Yung iba, mga updated na yan, eh, oh. Batman, parang medyo, okay, pwede din, luma na rin yan. Si Zenki, si Shider, abay, iba yan. Si Alexis yan. Okay, Voltes 5, ayan, alam ko yan. Mga luma, may mas luma pa ba dyan? Ayun ang matindi, si Captain Barbell, di ba? Mga Pilipino superhero, di ba? Naalala nyo yung Edo Manzano, di ba? Tsaka si, ano yung partner niya? Grabe pa yung mga graphics dati, di ba? Okay, basahin na, nakakatawa. Wonder Woman. Okay. Daimos. Ay, iba, mga Japanese. Ha? Yung isa, kompleto, si Mami Bing. Oh. Darna at ang babaeng tuod. Apa, kompleto. Ha? Baka may comics ka pa dyan, Mami Bing. Bioman. Okay, so nakakatawa. No? Looking back dun sa mga superhero na yan, talagang may mga ano eh. Meron tayong talagang mga, meron sila na characteristic na gustong-gusto natin, yung mga abilities nila, di ba? Eh, Voltes 5, paano sila nabubuo yung lima na yan? Captain Ingo, parang ano lang, latest na yan, ha? Gagamboy, Plastic Man. Sige, sino kaya pinakaluma dyan? So, anong channel nyo pinapanood dyan? May channel 5 pa ba noon? Channel 13? Channel 13, ayan, dyan pa napapanood. Tapos yung antena mo, nakaganon. Yung antena namin sa bahay, ipinipihit pa. Sige, pwede, pihit. Diba kasi naghahanap ng magandang signal. So looking back, doon sa mga panahon natin, yung mga superhero na ito, yung iba, mga ano, nakalimutan na yan eh. Hindi nakilala eh, diba? O ba, ano kaya yung mga nangyari, bakit hindi na maalala yung mga yan? Namatay na yung sumulat, o yung nag-create ng superhero na yan. Okay? Maaring hindi na naaalala kasi parang mahina na compare sa mga superhero ngayon. And speaking of superhero, although meron silang mga abilities and powers, di ba? Meron silang ano eh, talagang pagkakataon na nagagapi sila. Okay? Meron ding weaknesses tong mga ano na to, superhero. At yun nga, yung iba fiction, hindi naman talaga totoo, pero ang pag-uusapan natin kasi ngayon, totoo siya, okay? Hindi siya kathang isip lamang, hindi siya kwento-kwento ng matatanda. Sinulat mismo ito ni Prophet Isaiah para malaman natin na meron tayong superhero, meron tayong bayani, na kung saan siya higit sa mga bayani sa mga napanood natin at maging sa ngayon. And yung word na Mighty God, kasi ang ibig sabihin niya talaga yung El, yung Gibor. Yung El, yung God, yung Gibor. Yung powerful, the word it means hero or yung bayani. And we all know na yung bayani na yan, di ba? Pag pinaririnig natin, alam natin patay na eh. Pero ngayon, meron tayong mga modern day heroes. Yung mga frontliners, mga sa ospital, yung mga nurses and doctors natin na lumalaban sa COVID. But this hero is greater than any hero in the world, in this world, no? Ang ibig sabihin ng word na El Gibor o yung Mighty God, na itong sanggol na lalaki na ito na dumating sa atin ngayong Kapaskuhan, talagang siya yung pinakabayani na, yes, namatay din siya pero buhay siya. At dumating siya dito. And I remember yung mga pinapanood natin mga superhero niya sa IBC 13, Channel 5, di ba? ABC 5. Yung pagdating, di ba, galing sa ibang lugar, no? Tapos, parang may spaceship, tapos dumating, si Superman pala yun, di ba? Yung nakagat ng spider. Kumbaga, eto, dumating din to sa mundo, pero hindi lamang siya dumating with some powers, but siya yung hero natin who is invincible. The word invincible, it means he is too powerful
to be defeated or overcome. Kasi pag babalikan mo yung mga bayani natin, talagang may mga pumatay sa kanila. Yung mga superhero, may mga kahinaan sila. Pero itong superhero natin, itong dakilang tagapagligtas natin, ang bayani nating buhay, he is too powerful. Na walang makatalo sa kanya, walang makagapi. Hindi gaya ni Superman na may kryptonite ang kahinaan. Si Batman na hindi makalipad. Si Spider-Man na alam mo, tinatabla ng bala. Okay? So, isa pang word na ginamit sa Mighty God is a champion God. Wow! And when you hear the word champion, talagang sabi ng dictionary, a person who has defeated or surpassed all rivals in a competition. Lahat ng laban, panalo. Lahat ng mga kalaban niya, napagtagumpayan niya. Especially in sports, yun yung ibig sabihin ng dictionary. Sabi pa, a person who fights or argues for a cause or on behalf of someone else. Itong champion na ito, nakikipaglaban siya sa, para sa iba. Alright? Sabi ni Merriam-Webster, one who shows marked superiority. He is our champion God. He is our mighty God. Almighty God. No other than the Lord Jesus Christ. And pag-usapan natin, bakit mighty God? No, bakit, alam nyo, bakit mighty God yung ipinangalan sa kanya? Na kasi alam nyo, sa laban niya, nung siya'y dumating dito, sa kanyang mga challenges na haharapin, tinalo niya lahat ng kalaban. Kalaban natin, kalaban ng sanlibutan, kalaban ng Diyos, tinalo niya. Kaya ang sabi sa kanya, siya ay mighty God because He has defeated all our enemies. Nakakatuwa, no? Kasi wala tayong kalaban na hindi niya pwedeng matalo. Lahat ng kalaban natin, talo na. Alright, unang-unang kalaban ng tao, si Satanas. This mighty God, the Lord Jesus Christ, defeated Satan. In Genesis chapter 3, verse 15, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, speaking of Eve, at yung galing kay Eve, no, sa lahi na yun, si Jesus Christ, siya ang dudurog sa iyong ulo. Kinakausap niya yung ahas. Dudurugin yung ulo mo. Pero at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Ayun yun yung krus, yung mamamatay si Lord. Pero tatalunin niya si Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maaring iba sa atin, magtatanong, Pastor, dapat ba akong matakot kay Satanas? Dalawa sagot dyan, yes or no? Yes and no. Yes, kasi matalino yan. Magaling yung manukso. Huwag kang bastang, alam mo yun, magiging confident sa sarili mo, na kaya ko to. Basta magkakaroon lang ako ng control. No, masyado siyang magaling. Kung sina Adan nga at Eva, nadaya niya eh. Pwede ka rin niyang madaya. Kung si Eva nga ay nabitag sa kanyang patibong at sila'y nagkasala, hindi ba't maraming pagkakataon sa buhay natin, nabibitag tayo sa kasalanan dahil sa pandaraya ng kaaway. Talagang kaaway na to. Nagkamali tuloy ako, nagkasala tuloy ako. Yes, pwede mo siyang katakutan, pero no. Bakit? Napagtagumpayan na siya ng Panginoon Jesucristo. Yes, napagtagumpayan na siya ng ating Panginoon. Nagtagumpay na si Jesus dito. Sabi sa 1 John 3 verse 8, the Son of God appeared, Jesus Christ, for this purpose, to destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Ano yun? Ano yung gawa ng kaaway? To steal, to kill, and to destroy. To steal our joy, to steal our peace, to kill a relationship, to destroy our life, to destroy God's plan. Pero nung bumaba itong mighty God, itong ating Panginoon Hesukristo, ginapi niya itong si Satanas. Ginapi niya ang ating kaaway. Siya'y nagtagumpay sa lahat ng mga gawa ng kaaway nito. Tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala. He has defeated Satan. And also, he has defeated sin. Kaya siya'y bayani sa atin sapagkat na-defeat niya na, tinalo niya na si Satanas, maging ang kasalanan. Tinalo ng Panginoon. Alam niyo, lahat tayo, talo tayo ng kasalanan. Lahat tayo, alipin tayo ng kasalanan. Talo tayo. Kahit anong gawin natin, di tayo makawala sa kasalanan.
kahit malakas ka, kahit mabait ka, kahit sabihin mo magtatago ka sa bundok para hindi ka magkasala, kahit magkukulong ka sa kumbento, magkakasala ka pa din. Kasi naitanim sa atin yun, ipasa yung binhi ng kasalanan. Yung nature natin, naging sinner, ano iniisip natin, masama. Kung laman-laman ng puso natin, marumi. That's why nung dumating ang mighty God, itong El Gibor, si Jesucristo natin, Panginoon, hindi siya galing kay Jose, sa asawa ni Maria. Siya ay galing sa kanyang ama na nasa langit at nagpapatunay ito na siya ay sinless. Wala siyang kasalanan, malinis siya, matuwid siya. Kasi wala siyang minana, kasi hindi siya galing sa binhi ni Jose. Yan. Kasi tandaan mo, di ba galing tayo kay Adan? No? Kasalanan si Adan eh. Pinasa sa atin. Pero si Jesus, yun ang reason nun. Para hindi niya manahin yung kasalanan. At nagpapatunay na siya nga ang anak ng Diyos. Kasi ang Diyos banal eh. So ibig sabihin yung anak ng Diyos, banal din. Hindi pwedeng hindi maging banal ang anak ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Tayong lahat makasalanan. Talo tayo dyan. Kahit anong gawin nating iwas, di ba? In Romans chapter 6 verse 14, sabi dito, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Alam nyo, napakabuting balita nito para sa atin. Kasi ngayon, dahil kay Kristo, ang ating bayani, minsan kasi iniisip natin, Lord, saan mo ba kami ililigtas? Saan ba, sino ba mga kalaban namin ang tatalunin mo? Etong mga kalaban na binabanggit ko, kahit sinong tao hindi kayang talunin. Kasalanan, si Satanas, hindi kayang talunin ang tao. Nagkakasala nga ang tao eh. Nabitag nga eh. Tayo nga makasalanan. Pero dumating ang El Gibor, Mighty God, para tayo ay palayain. Tayo ay iligtas. Siya'y bayani na ating maaasahan. Wala na raw tayo sa ilalim ng kapangyarihan, ng kautusan na nagbibigay ng pagkikita natin yung sarili natin. Basahin lang natin yung Ten Commandments. Eh, di ba? Number one, you shall not worship any other gods. Ako lang, sabi ng Panginoon. Ako, ang dami natin sinasambang Diyos-Diyosa noon. Talo na agad tayo, makasalanan na agad tayo. Alam nyo, dumating siya para gapiin si Satanas at yung kasalanan. Siya lang ang may kakayahan na magbigay sa atin ng kalayaan sa kasalanan kasi hindi siya nagkasala. Eto pa, saan siya nagtagumpay? Ano bang kaaway ng tao? Ano bang kinatatakutan ng tao ngayon? Gagawin lahat ng tao para mabuhay. Humaba ang buhay. Pero at the end, talagang kahit anong gawin mo extension ng buhay mo, pag-aalaga sa sarili mo, haharap talaga tayo sa kamatayan. We will face death. Lahat ng tao harap sa kamatayan. At ito yung isa sa mga kinatatakutan ng marami. Bakit? Eh kasi mahihiwalay sila sa kanilang pamilya. Iiwanan nila yung kanilang mga anak, yung mga mahal sa buhay. Ang kamatayan is, it means separation. Nahihiwalay tayo. Alam nyo, sa katawan natin, di ba, ang tao pag namatay, humihiwalay yung espiritu sa katawan. Tapos isa sa mga kinatatakutan ng tao kapag haharap sa kamatayan, saan kaya ako pagkatapos ng buhay ko? There will be uncertainties for some na para bang hindi ko sigurado eh. Saan nga ba ako pupunta? Sa langit ba ako pupunta? Sa impyerno ba? Sa purgatorio ba? Pero alam nyo mga kapatid, sinasabi na ng salita ng Diyos sa atin sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once. Isang beses lang mamamatay eh. And after that, he will face judgment. Actually, haharap talaga sa Diyos ang mga taong namatay. At haharap sa Diyos, hindi automatic, langit na siya. Doon siya hahatulat kung saan siya maninirahan sa buhay na walang hanggan. Sa langit, kasama ang Diyos. O sa impyerno. Alam nyo, si Jesus Christ, nung siya'y nabuhay dito, nahirapan, binugbog, nilatayan, ipinako sa krus, binuhos ang kanyang dugo, namatay siya. Diba? Namatay siya. Pero hindi siya makasalanan. In that time, yung penalty ng cross is para lang sa mga kasalanan. Mga pinapako sa cross, yung grabe lang na makasalanan. Kaya makatabi niya doon, mga grabe yung ginawa nun sa buhay nila. Yung mga dalawang magnanakaw na yon, grabe yung kanilang ginawa. So si Jesus Christ na namatay, tulad ng isang makasalanan, pero hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, talagang pinagdaanan niya yung kamatayan. Kala ng kaaway, nagtagumpay na siya. Akala ni Satanas,
siya'y naitagumpay kasi namatay na yung Mesaya. Akala niya yung Kristo hindi na muling mabubuhay, pero sa kapangyarihan ng Diyos, nung ikatlong araw, siya'y bumangon sa mga patay. Napagtagumpayan ng Panginoon Jesucristo ang kamatayan. Bakit? Siya'y nabuhay muli. Siya'y nabuhay muli. Tingin ka rito, hindi ko alam kung ano yung pinaniniwalaan mong relihiyon o sino yung fina-follow mo. Pero tanging sa Kristyanismo lamang ang meron tayong sinasambang Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus. At nung ikatlong araw ay nabuhay muli. Si Buddha nakalibing pa rin. Si Joseph Smith patay na, naaagnas na yan. Si Jesus lamang ang namatay at muling nabuhay. Si Muhammad, patay na din yan. Alam nyo kapatid, kung nasa Kristyanismo ka, kung nanampalataya ka kay Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, tama yung pananampalataya mo. Yung sinusunod mo, talagang napaka, nandun ka sa katotohanan. Bakit? Nagpapatunay dito na siya ngay Diyos. Kasi paano ka mabubuhay muli kung hindi ka Diyos? Sige, ipakilala mo ko sa someone na namatay at muli niyang binuhay ang kanyang sarili. Wala nang iba, kundi si Jesucristo lamang. At dahil doon sa pagtatagumpay niya sa kanyang kamatayan, Revelation chapter 1 verse 18, Amplified Bible, and the ever-living one, ayan, I am living in the eternity of the eternity. Sinasabi rito ni Jesus, I died. Namatay si Jesus, yes. But see, I am alive forevermore. And I possess the keys of death and Hades, the realm of the dead. Alam mo, pinapakita dun kung napagtagumpa niya yung kamatayan. Sabi niya, hawak ko yung mga susi. And the Bible speaks of keys, it means authority. Mayroon siyang kapangyarihan sa kamatayan ngayon sapagkat napagtagumpayan niya na ito. Kaya sino man ang mananampalataya kay Kristo, kahit siya'y mamatay, siya'y mabubuhay muli. And through the powerful victory of the Lord Jesus Christ, His death, yung kanyang kamatayan and resurrection, dahil dun sa kanyang ginawa, nagpapatunay na siya nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya alam niyo yung mga Kristiyano, hindi takot mamatay. Bakit? Bubuhayin tayong muli nung sinasamba nating Diyos. Ililigtas niya tayo. Haharap tayo sa kamatayan lahat. Pero hindi ka matatakot. Bakit? Kasi bubuhayin ka niyang muli. Mabubuhay kang muli. Ang iba natatakot kasi hindi alam kung sa pupunta. Hindi alam kung meron pang muling pagkabuhay. Pero kung ikaw'y nananampalataya kay Jesus, na pagtagumpayan niya na ang kamatayan. In Romans chapter 6 verse 9 to 10, sabi dito, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. And imagine that. Isipin mo lang yun, di ba? Namatay ka, tapos binuhay ka. Hindi ka na uli mamamatay, you will live forever. What a wonderful promise sa mga nananampalataya. Kaya if you're following someone, anong pangako na ibinibigay niya sa'yo? Sige nga, maipapangako niya niya ba sa'yo ang buhay na walang hanggan? Meron bang kasiguraduhan na ikaw'y mabubuhay muli? Walang ganon, si Jesus lang ang nagsabi nun. At dahil siya'y muling binuhay, hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Yung kinatatakutan ng tao, wala nang kapangyarihan yun sa Panginoon. Nang siya'y namatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon. Dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. He has defeated yung hindi natin kayang talunin. Si Satanas di natin kaya, pero natalo na ni Jesus. Yung kasalanan hindi natin kaya, pero natalo na ng Panginoon. Yung kamatayan na kinatatakutan ng marami, hindi natin kayang malampasan. Pero nung siya'y muling nabuhay, ginapi niya ang kamatayan. Pang-apat, yung libingan. The grave. Sabi dito sa Matthew 28 verse 1 to 6, araw ng Linggo pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon.
Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng mga ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam ninyo, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan nyo ang hinimlayan niya." Alam niyo mga kapatid, pinapakita dito na kahit na sineliuhan, lagyan ng malaking bato para hindi manakaw ng mga disipulo ang sabi ng mga Pariseo, lagyan pa ng seal ng robe para walang makagalaw. Pero alam niyo, walang kapangyarihan ng libingan, iniwan niya to ng ikatlong araw. Hindi siya kayang i-contain ng kadiliman na pagtagumpayan niya ito. Kaya alam niyo, darating ang panahon sa rapture, yung muling pagbabalik ng Panginoon, bago siya bumaba dito sa lupa, we will meet Him in the air. Yun yung rapture, yung hinihintay natin. Pero bago mangyari yun, mga kapatid, yung libingan, mga kapatid, walang magagawa. Yung mga namatay na nanampalataya kay Kristo ay bubuhay muli, bibigyan ng panibagong katawan na hindi na mamamatay kailanman. Kaya alam nyo, tayo meron tayong buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamagandang regalo na matanggap mo ngayong Kapaskuhan. Ito ang regalo na hindi mabibili ng salapi sapagkat ito ay libreng kaloob at matatanggap lamang kung magkakaroon ka ng pusong magpapakumbaba. Aminin mo makasalanan ka. Meron tayong bayani. At itong bayani natin, He is our mighty God, our hero, El Gibor, champion God, invincible. Na yung mga hindi natin kayang mapagtagumpayan, napagtagumpayan niya. Kaya kung itong mga mahihirap na bagay na ito, libingan, kamatayan, si Satanas, kasalanan, at panghuli, itong impyerno, hindi tayo makatakas. Dumating siya para siya ang magliligtas sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kailangan lang natin gawin, kapatid. Tanggapin natin. Aminin natin ang ating pagkukulang at siya'y maging tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. If you're listening tonight and you're saying, "Pastor, oo nga, takot ako mamatay kasi hindi ko sigurado kung sa langit ba ako pupunta. Takot ako mamatay, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin susunod. Alipin pa rin ako ng kasalanan. Lagi akong takot ako kay Satanas eh. Pero napagtagumpayan na pala ito ng mighty God, ng El Gibor." Kapatid, siya ang bayani natin. Suko mo yung sarili mo sa Kanya at ililigtas ka niya. Tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya alam niyo, yung buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa iyo ngayon, tanggapin mo na. Huwag nang next week, huwag nang next month, next year. We do not know what will happen next year, next week. Kaya ngayon na yung panahon. Today is the day of salvation. Receive Jesus, our mighty God. Mapagtatagumpayan mo ang mga napagtagumpayan. Samahan niyo ako, manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat. Truly, you are all-powerful. Almighty God. El Gibor. Salamat po, Panginoon. You're worthy and deserving of our praises. Nararapat kang sambahin, purihin, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na bumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao ang Diyos. Nabuhay ng matuwid at walang kasalanan, walang kapintasan o karumihan, pero namatay tulad ng isang makasalanan. Pero nung ikatlong araw, ikaw ay buhay muli, ikaw ay nabuhay muli. Ikaw ay nabuhay muli at napagtagumpayan mo na ang kasalanan, ang gawa ng kaaway, si Satanas, ang kamatayan at ang libingan. At ngayon, inilalagay mo sa aming harapan ang iyong pagtatagumpay, ang buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang makapagbibigay nito. Kaya Panginoon, tatanggapin ka namin ngayong gabi. Ang pinakamagandang regalo ay ang kaligtasan na iyong bibigay sa amin.
Sabayan niyo ako sa panalangin, mga kapatid, galing sa puso natin. You're that person tonight. You say, Pastor, gusto kong makarating sa langit. Gusto kong makasigurado sa buhay na walang hanggan. Gusto ko nang makawala sa kasalanan na ito. Tanggapin mo si Jesus. Close your eyes and bow your heads. And sabihin natin tong prayer na ito. Sabayan mo ako, sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagmamahal, sa pagpapatawa, sa pagliligtas, sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung sumabay ka sa ating panalangin, lahat ng kasalanan natin, nilinis na tayo ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Yung pananampalataya mo kay Jesucristo, binigay niya sa iyo ngayon ang buhay na walang hanggan. Sinulat na sa langit yung pangalan mo. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Mapagtatagumpayan mo na yung kasalanan. Binibigay sa iyo ni Lord yung Holy Spirit ngayon to say no. Magugulat ka, matatanggihan mo na yung kasalanan at hindi ka na matatakot. Bakit? Sa kamatayan, kasi alam mo na bubuhayin kang muli ng Diyos. Buhay tayong muli. Kaya purihin ang Panginoon sa pagpapatawad niya sa iyo, sa buhay na walang hanggan. Pero ang, wala pa tayo doon eh. Wala pa tayo doon. Nandito pa tayo. At habang tayo nandito, meron tayong assignment. Meron pa tayong mission. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw ang makarating sa langit. Yes, you are bound to heaven. Papunta ka na roon. Pero, yung family mo, yung mga anak mo, yung mga magulang mo, wala pa. Nanaisip mo ba na sila'y maiwan at maitapon sa dagat-dagatang apoy? Bahagi mo si Jesus. Ibahagi mo itong salita. Siyempre din, gamitin natin itong social media. Umaten ka sa mga gawain. Magpatuloy ka para lumakas ka, lumago ka bilang isang Kristiyano. Magamit ka ng Panginoon ng malakasan sa kanyang karya. Amen! Ngayon, anak na ng Diyos. Kaya, humiling tayo sa Kanya. In 5 minutes, tapos na tayo. But before we end, let us pray sa mga kapatid natin. Alam nyo, kung napagtagumpayan niya yung kasalanan, yung kamatayan, pinakamahirap yun, ha? Yung sakit mo, kayang-kaya niya. Binayaran niya na yan sa krus, sa kanyang mga latay, pinagaling ka na. Cancer, napagtagumpayan yung kamatayan niya, eh. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. And let us believe on what God can do in our lives. If God has overcome the grave, death, sin, and Satan, He can overcome everything. Amen? Problema mo, bayarin mo, bills, utang mo, wala yan sa Lord. Mabilis lang yan. Let us hold on to what God can do in our life. Lord, powerful ka. Kung napagtagumpayan mo yung kamatayan, Lord, eh. Bukol lang ito, Lord. Kayang-kaya mo ito, Lord. Utang lang ito, Lord. Kayang-kaya mo itong bayaran. Mga bills lang ito sa hospital. Lord, kayang-kaya mo i-provide ito. Amen? Sige, manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads one more time sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po, O Diyos. Truly that your resurrection from the dead, yan ay napapatunay na ikaw nga ang Diyos na buhay at nabubuhay magpakailanman. Panginoong Jesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos, El Gibor, Mighty God, na makapagliligtas ng lubos sa mga mananampalataya sa iyo. At narito kami, binigay na namin ang aming sarili, O Diyos, sa iyo. Salamat po sa pagliligtas, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na aming tinanggap. Salamat sa pangako ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami kami nga ay mga pinatawad mo na. Nilinis mo na at ginawang bago. At Lord, habang nandito kami, meron kaming mission. Itong Kapaskuhan, babahagi ka namin sa mga Christmas party, sa mga reunion. Babahagi ka namin, Jesus, sa aming family. Dahil ikaw naman talaga ang tunay na kahulugan. Bakit kami may pagdiriwa ngayon pa? Panginoon, aming Diyos, bigyan nyo kami ng katapangan,
karunungan upang maipahayag ka. Ma-share ka namin sa aming pamilya at sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alisin niyo po mga pagiging mahiyain na hindi namin kakahiya ang salita mo o mabuting balita sapagkat ito'y kapangyarihan para makapagligtas. Tulungan niyo po kami na maibahagi sa mga mahal namin sa buhay. Hindi lamang kami pupunta sa langit, Lord, kundi ang buong sambahayan namin. Ililigtas mo po. Use us, Lord, in your kingdom. Lord, we pray kung paano mo napagtagumpayan ang kamatayan sa iyong buhay dito sa lupa. Binuhay mo ang mga patay na 4 na araw ng patay, Lord God, na si Lazarus. Walang imposible sa iyo. Lahat kaya mong gawin, lahat ng sakit, Panginoon, mapagtatagumpayan din. Kaya Panginoon, ipinapanalain ko mga taong may karamdaman ngayon. Ano man ang sinasabi ng doktor, may problema sa baga, pneumonia, tuberculosis, sakit sa atay, sa dugo, sa laman, Lord, sa kanyang kidneys, may mga abnormalities sa kanyang internal organs. Maging ito man ay COVID, Delta, Omicron, o anumang virus yan, Panginoon. This person right now, speak their name, in Jesus' name, touch them, Lord God. Let them experience your power. Holy Spirit, I pray for the powerful name of Jesus to heal this person right now. Receive healing. Lahat ng mga masasamang espiritu, Lord, napapalaya sa iyong pangalan. Kaya, Lord, espiritu ng sakit, kahinaan, mga bukol na tumutubo, cancer, pinapaalis namin. Pinapalayas sa kanyang katawan. Unti-unti, Lord, nalulusaw na sa pangalan ni Jesus. Lord, kung paano ka nagbigay, nag-provide, provide mo rin ng mga hospital bills, ang mga bayarin, tuition fee, mga babayaran sa mga pang-uutang nila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbibigay sa lahat na aming pangangailangan. Lord, ikaw nagbubukas ang pintuan na walang makapagsasara. Kaya, I pray, Lord, that you will open doors of opportunity sa mga kapatid namin, nanonood, nakikinig, naghanap ng trabaho, local, abroad. Lord, bless mo po sila. At layan ko itong trabaho na ito ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyo. Hindi kanila makalimutan. Mga negosyo, Panginoon, busyo po ang karunungan kung paano ito pasasaganahin. Ikaw, Diyos, na nagpapalago. We pray for people, yung mga estudyante, Lord, na nag-struggle sa kalang pag-aaral, sa mga thesis projects, Lord God. I-provide mo yung mga pangangailangan and even on wisdom, knowledge, Lord, in academic excellence. Pagkalob nyo po sa kanila. Maraming salamat. Yung Kapaskuhan, Panginoon, salamat sapagkat ikaw nga ang tunay na kahulugan nito. At ang regalo namin, Lord, ikaw yun. The best gift na aming tatanggapin. Salamat po sa pagpapatawad, sa tagumpay, salamat sa kagalingan, salamat ikaw ang aming walang hanggang Ama. Lord, we pray that you will heal those people who are broken-hearted tonight. Sa kanilang buhay na hindi pa nakakapagpatawad, nasaktan, iniwan, nawala ng mahal sa buhay, nagdadalamhati. Panginoon, kahit kamatayan, ay walang laban sa iyo sapagkat muli mong bubuhayin ang mga nananampalataya sa iyo. Kaya Lord, tinatanggap na namin ng tagumpay laban kay Satanas sa kasalanan, sa libingan, at sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin. Maraming maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, El Gibor, Wonderful Counselor, Everlasting Father, and the Prince of Peace. In Jesus' name. Amen. Amen. Woo! Praise the Lord. Kapatid, lumago ka ba sa pagkakilala mo sa Panginoon? Hindi lang Jesus, no? Talagang tinatawag mo siyang Lord. May pangalan na si Lord sa iyo. May Wonderful Counselor, my Everlasting Father, my Prince of Peace, ayan, my Mighty God. Thank you for joining us sa ating series dito sa OPM. Patuloy tayo grow in the knowledge and grace of the Lord Jesus Christ. Patuloy natin siyang makilala at maunawaan natin. Illuminate, Lord, yung aming mga mata kung gaano kalaki ang mga pagpapala na hinahanda mo sa iyong mga anak. Maraming salamat for joining us on that prayer. Nakikinig ang Diyos sa atin. Tanggapin mo na yung answered prayer. Tanggapin mo na yung healing, yung breakthrough, promotion, victory, provision. Tanggapin mo na yan in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ganun din, nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na nag-join sa ating digital evangelism. Kung na-share mo na yung video, maraming salamat. Kung di pa, pakishare. Praise the Lord.
Kaya salamat sa Diyos na buhay sa ating mga faithful kingdom partners, sa lahat ng nagbigay sa Stars, sa GCash natin. Mabilis yan. Okay, nare-receive agad natin yan. Kaya praise the Lord sa buhay ninyo, sa inyong mga tithes and love offerings. Praise the Lord sa inyong puso na generous lagi when comes to giving to God. Kaya, kanina kung sumabay ka, tinanggap mo si Lord bilang Savior, Jesus, Mighty God, the Lord. Kapatid, tinanggap ka niya sa kanyang kaharian. Anak ka na ng Diyos, meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, sabihin mo, sabayan mo ako, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power's in you! Messiah! Sino yun? Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa Panginoon. Muli pag-join mo dito sa ating online prayer meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Bukas muli, sambahan mga kapatid. Alas 4 yan. Pagdating ng Sunday, alas 10 tayo ng umaga. And next Sunday, excited na kami. Makita kayo. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon sa ating Declaration Sunday, sa ating physical gathering. God bless you. Have a great night. See you again.